Apple versus Jasmine Techie Mendoza. Sa bangketa sa ilalim ng puno ng mangga at hindi sa courtroom, naghiring si Santa Cruz Laguna RTC Presiding Judge Suwerte Ofresio katanghali ang tapat kanina. Wala raw kasing sariling sala si Judge Ofresio. January 2018 nang buuin ang Branch 6. Sabi ni Judge Ofresio, wala na raw siyang magamit na bakanting silid dahil okupado na ng ibang West ang mga silid sa bulwagan. Para magkarinigan, may bitbit na mikropono at speaker si Judge Ofresio. The local government unit has promised me since April to have my own building, to have my own courtroom. But until now, Branch 6 is squatting. I don't have any courtroom, I don't have any room. Ang mga dumalo sa hearing, no choice kundi magtiis sa arawan at tumindig habang inaantay na sila itawagin. Ayos lang po sa amin yan, para lang po kasi matapos yung problema po. Kasi pag po yung ipopos mo po, makatagal mo po yung biktima po. Napaka-informal naman po yung mga akusado. Nakikita pa po ng maraming tao na dumadaan. Kulang 20 kaso ang dininig ni Judge Ofresio ngayon. Isa rito ang rape case kung saan binabaan niya ng kasong guilty ang akusado. Ikaw din ay inutusan na bayaran ng menor sa halagang 50,000. For his immediate transfer to the National Bilibid Prison, be immediately issued. Sword. Wala naman po talaga kasalanan eh. Yun lang po. Ayon sa kampo ni Judge, maging eye-opener sana ito sa pamahalaan na ang problema sa kawalan at kakulangan ng mga courtroom, ang ugat ng congestion sa mga bilangguan at mabagal na pag-usad ng ustisya. Munisipyo ng Santa Cruz at Provincial Government ng Laguna ang nangako raw sa kanilang hiling na makapagpagawa ng mga karagdagang courtroom. We are requesting po for their assistance po and hoping po na mapabilis po yung process. Nagtungo kami at nakipag-ugnayan sa public information offices ng Santa Cruz Municipal Hall at Laguna Provincial Capitol. Sabi naman ng Laguna Provincial Capitol, wala raw silang pananagutan dahil nasa ilalim ng hudikatura ang mga korte. Wala pa rin pahayag ang Korte Suprema ukol dito. Emil Sumangil, GMA News.